Araw nga ng Sunday yan at late na ako nag-upload dahil nga may time ako mag-video pero wala naman akong time mag-edit dahil nga sobrang busy ko tapos isa papagod na pagod na din ako sa aking trabaho. Pag ganitong araw nga ng Sunday, lahat kami ay maaagang gumising dahil lahat kami nagpapaunahan gumamit ng banyo. Kahit dalawa na nga yung banyo namin dito sa bahay, parang kulang at kulang pa din dahil nga ang babagal naming lumigo, daig pa yata namin ang pinaglihi sa pagong, de joke lang hehehe. Sabi rin nga ng nanay kay ate, make up din daw muna siya kasi nga tuwing Sunday lamang naman nakakapag-ayos ng sarili dahil Monday to Saturday lagi nang busy sa pagtatrabaho sa bahay ng mga amo. Habang pinapaganda nga ni ate si nanay, kami naman tatlo ni tita Ninang at saka ni Mati naglaro na lang muna ng chess dahil kami inip na inip na. Kahit bagong plancha nga yung mga damit namin, nagusot na rin dahil kakalupagi namin din sa sahig. Makalipas nga ang 98,438 years, sa wakas nakalabas na rin kami ng bahay. Medyo malayo-layo rin nga daw yung napagparadahan ng kotse ni ate kaya naman naglalakad-lakad kami ngayon. Tsaka kahit malapit lang yung kotse ni ate, maglalakad pa rin ako. Dahil ayaw din kasi ni ating ipalagay sa loob ng kanyang kotse yung hawak-hawak kong basura dahil kapag palinis lamang daw ng kanyang kotse ay magkakadumi na agad kaya naman dinala ko pa hanggang dun sa basurahan. Inutu-utu pa nga ako ni ate, sabi niya mas pabor pa nga daw to sa akin, parang exercise na rin daw. Mapapansin niyo wala ngayon dito si tatay dahil nasa trabaho pa siya pero susunod naman siya sa church pagkatapos ng kanyang trabaho, bali dun na siya dederecho. Si ate nga pala ulit yung driver namin ngayon pero pag nagbakasyon kami sa Pilipinas mag-aaral na talaga ako mag-drive para pagbalik namin dito sa Italy driver na rin ako. Marami na rin niya ang nagturo sa akin kung paano mag-drive kaya lang hindi naman ako matuto, hindi ko nga alam kung bakit ba napakahirap kong turuan. Maya-maya nga nakarating na rin kami dito sa church at na-late nga kami ng kaunting minuto. Napansin ko nga meron na pala dito mga dancers na sumasayaw habang may hawak na pamaypay. Natuwa nga ako kaya naman isinama ko na rin sila dito sa vlog. Nung matapos nga ang Sunday service, lumabas muna kami dito sa labas para magpalamig kahit malamig pa naman talaga. Gets nyo ba kung hindi bala kayo dyan? De joke lang eh. Dahil nga yata sa paglabas-labas ko na to kaya naman nahanginan ako kaya nagkaroon ako ng sipon kaya naman ngayon pungang-punga ako. Bali niyakag nga rin pala ni Mati si ate at saka yung kanyang ninong Tristan na pumunta dun sa tindahan ng mga Chinese para bumili ng laruan. Tapos niyayakag din niya ako kaya lang tinatamad naman akong sumama. Habang nagpapalamig nga kami dito sa labas, bigla naman kaming tinawag ng mga tao dito sa loob na pumasok na daw kami dahil kainan na. Madami nga pala ngayong pagkain dahil dedication ni Elias at talagang pag mga taga Fidene ang naghanda, talagang mabubusog ka ng sobra. Pagkakuha ko nga ng pagkain, nadaanan kong nagkukwentuhan dito ang nanay at saka si Kringkrong. Ikinukwento yata ni Kringkrong sa nanay ang kanyang love story, de joke lang hehehe. Sabi kasi ng nanay noong mga panahon wala pa kaming dalawa ni ate dito sa Italy, si Kringkrong yung parang kanyang naging anak-anakan dahil laging nakakalong sa kanya nung medyo bata-bata pa. Habang nagkakainan niya kami dito sa labas, bigla namang dumating si Tanot, si ate at saka si Mati. May binili daw siyang marker at saka notebook. Akala ko nga nung una laruan yung bibilihin ni Mati pero notebook at saka marker pala, wala nang kaumay-umay sa pagsusulat. Isasama ko na rin niya pala sa vlog ko na to habang kumakain sina Jimmel, si JV at saka si Don. Madalang ko lang naman silang makasama kaya sige lang. Sila-sila nga daw ang K-pop ng Roma, de joke lang he. Maya-maya nga dumating na rin si tatay kaya naman tuwang-tuwa na si Mati. So hanggang dito na lang. Toink toink!